Ang topic natin ngayon ay cantilever slab design. So, ano ba ang cantilever slab? Ang cantilever slab ay ito ay overhang na slab na walang nagsusupport na beam. So, ano lang siya? Yung plain concrete slab na walang suporta sa isang end. So, gaya nito. Yan. So, ito yung ganyan yung picture niya. Yeah. Yan. Karaniwang nakikita natin yan sa mga balcony at sa roof overhang. Roof slab overhang. So, itong picture na pinakita ko sa inyo ay nag-fail yung balcony. So, siguro o under design o di kaya sa pagkatagal-tagal na panahon is kinalawang yung bakal, nag-spalling yung konkreto kaya bumagsak yung balcony dito, yan no. So pag nag-design tayo ng balcony o cantilever slab, dapat siguraduhin natin na matibay para hindi bumagsak. Okay? So, umpisan natin 'to. Okay. Assuming na ang nakaharang dito is CHB wall. So, ito. Okay, palitan natin 'to. 54 pounds per linear foot. Pag 4 in CMU, pag 4 in CMU wall, yung thickness niya, ito yung weight niya per linear foot. Okay. So, 12 mm tayo na 4, sabi niya under design. So, gawin natin siguro tong 5, under design pa rin. So, gawin natin 150. Okay na siya. 150 katamtaman lang kasi yung ano niya, yung capacity ng 6 inches na slab thickness at saka 12 na number 5 12 mm na 5 ay 10.93 kipot. Ayan yung moment, mabaya mo na yan, basta malapit siya dito, magkalapit sila. Dapat mas mataas to. Okay, so okay siya, konting-konti lang. Ito yung economical design niya. And then, note also, pag balcony, huwag kayong gagamit ng less than 6 inches kasi masyado nang manipis pag less than 6 inches. Dito mo, i-embed kasi na yung railing mo, let's say, meron kang steel railing dito, tubular. So, i-embed mo yung pipe dito. Pag 4 inches, wala ka ng pag-i-embedan. O di kaya, maglalagay ka ng CHB wall. So, yung bakal mo is masyado ng, hindi siya masyadong malalim yung bakal mo. And then, hindi maganda yung capping niya. So, yeah, sinasuggest ko na advice, okay, suggest, na huwag kayong gagamit ng less than 6 inches para dun sa anchorage ng railing nyo sa CHB. Okay. Pag 1 meter to, yung overhang nyo, ito yung main reinforcement niya. 12 mm top bars at 250 mm on center. 6 inches to. Sabihin natin gawin natin 1.5 meters. Under design na siya. Kasi, yan. Mas malaki na yung yung load niya kesa dun sa capacity ng cantilever slab. So, dagdagan natin ng bakal. Tignan natin kung ano mangyari. Op, 6 na number 12. Ano pa rin? Under design. Gawin natin 7. Under design pa rin. 8. Okay na siya. Okay. Yung capacity niya is mas malakas na siya. Kaya-kaya nang buhatin yung yung loads.
sa cantilever slab. Kaya lang, ang problema, masyado nang malalapit yung mga bakal. So, ang gagawin natin ay, gawin natin ano to, 16mm. Saka, ano pala, palitan natin yung concrete cover. Gawin natin 2 inches o 50mm. So, ang sabi, okay, 16mm, so 15, masyadong, ano to, maraming bakal, bawasan natin. Malayo kasi yung diferensya nito. Gawin natin 6. 19. Okay. Sabihin natin 5. Okay, 5 eksakto. Magkalapit lang sila. So, ito yung ano mo ngayon. Ito yung bakal niya sa 1.5 mm. 16 mm diameter. Top bars at 250 mm on center. Ang thickness niya is 150 mm sa width na 1.5 meters. Ang temperature bars niya, yung longitudinal bars, so number 12 mm at 400 mm on center. The same din yung spacing ng transverse at saka longitudinal bars sa bottom bars. Ito pala yung transverse bars, yung violet. Dito naman yung ano, longitudinal. Okay. Ito is sa CMU wall yan. Paano pag railing? Tingnan natin ha. Okay. Okay. Sa 1.5 na railing, over design to. So pwede nating gamitin ng pwede nating gawing tong mga ano, apat lang. Pwede na yan. Apat. O di kaya, gawin natin 12 mm to. 799. Masyado. Ayan. Gawin na natin limang 12 mm at 5 12 mm. Lima. So, ito yung top bars niya ngayon. So, 12 mm diameter top bars at 250 mm on center. Pag 1.5 yung ano, yung length ng cantilever and then ang thickness naman niya is 6 inches. Paano pag ano, pag sabihin nating 2 meters naman. Okay, 2 meters. Hindi. Sige, 2 meters na lang muna. 2 meters. Anong sabi? Under design na naman. So, sabihin natin, check natin, 8. 8, okay siya sa 8, okay, 7. Kaya lang masyado na siyang malalapit yung bakal, so gawin natin 7. Pwede siyang 7. Ayan, 7 kaya lang at 12 mm na, at yung, at 150 mm. So, malalapit pa rin. Pwede naman ganyan, 7. 7, so, 7 sa isang metro ang ibig sabihin yan. 7 bakal sa 1 meter width. So, ito yung kinalabasan niya. 12 mm top bars and 167 on center. Pwede mo na siyang gawin itong 150 mm on center. So, kung gusto mo ring makatipid yung kalahati nito, half, pwede mong putulin dito, half, then idiretso mo yung isa. So, mangyayari, isang diretso, isang putol, isang diretso, isang putol. Ganon. Subukan natin 16mm. Oops, masyado na siyang, ano, over design. 5. Yan. 4. Pwedeng 4. Yan. Pwede mo na itong gawin 16mm top bars at 300 mm on center. Yan. Pag, ayan, 16 mm top bars at 300. So, wag mo na ang spacing na gamitin mo. Isasuggest ko, wag ka nang gumamit ng may mga butal. Let's say, 100, 150, 175, ganun po pwede yun. At divisible by 25 or let's say 50, yun.
Pero ito, gagamitin ko na dito is 16mm top bars at 300mm on center. Yan. What if sabihin natin, ano naman, sabihin natin 1.75 meters. Oops, 16. Yan. 12mm lang yan. Oop, yan. 12mm at 300mm on center lang yan. Okay. And then, what if subukan natin 3 meters kung anong kalalabasan. Okay, 3 meters. Okay. Under design siya, gawin natin 16mm. Gawin natin 8. Under design pa rin siya. So, yung 3 meters hindi niya kaya yung thickness na islab na 150. Gawin natin 200. Okay, pwede siya. Pwede siya. Kaya lang, masyado siyang masinsin. Kung 20 naman, okay, kung 20mm na bakal, pwede naman. At, let's say, 6 lang siya. Okay, 6. Tumunan yung 5. Pwedeng 5. Okay, 20mm diameter top bars at 250mm on center. 20mm. Kung 16, sige, subukan natin ulit 16. Gawin natin 8. Okay, 8. 7. Pwede siyang 7. Ayan, 7. 16mm at 167, pwede mo na itong gawin 16mm top bars at 150mm on center. So ngayon, yung sinabi ko nga, 3 meters, pwede mo siyang ikat sa gitna, may cut bars ka dito, then alternate cut bars, then continuous bars, then cut bars na naman, then continuous bars para makatipid ka sa bakal. Okay. And then, subukan natin na 4 meters. Ito, delikado na to. Under design. 8. Wala na. Gawin natin 250 na yan. 62. 7. Wala. 20mm na to. Okay. Anim. Okay. So, ang lumalabas pag 4 meters na siya, masyado nang mahaba to. 20mm at 200mm on center, yung spacing niya. So, masyado na tong makapal 250mm na to. Ang mangyayari nito, since na masyado siyang makapal, lalaki na yung mga biga mo. So, lalaki din yung column mo. Magkakatorsyon to. So, kailangan mong i-design yung beam sa torsyon. Lahat mismo ng cantilever beam, ay cantilever slab, kailangan mong i-check sa torsyon yung beam. So, kaya hindi pwedeng basta maglagay ka ng cantilever slab din, yung beam mo, hindi mo siya chinek sa torsyon. Pag ganito na yung kahaba yung cantilever slab mo, mas mabuting cantilever beam mo na lang. Ninipis pa yung thickness mo. So, kung makapal yung slab mo, cantilever slab, lalaki yung biga mo, yung column mo, yung footing mo, so mas magastos. So, ang pinakamabuti, mag-cantilever beam ka na lang. Cantilever beam, then ipatong mo yung slab sa cantilever beam. Mas lilit yung mga sizes mo. Kasi, yung cantilever slab mo is manipis, ninipis siya kasi sasaluin na siya ng cantilever beam.
Okay. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Ay, muntik ko nang makalimutan. Importante to, yung development link na to. So, siguraduhin nyo lang na meron kayong development link dito. Importante to para hindi mahugot yung ano, yung bakal. Baka bumagsak rin kung walang development link, yung pagkaka-anchorage niya. So, kailangan din yan. So, pag mga, ano, mga, pag number 20s, number 6 siya, so ang developments niya, oh, malaki, 33. Okay. So, eto, tama, isang metro, 33. Ayan. Pwede na yan. Isang metro yung ano mo. Yung haba ng development leg mo. So, thank you for watching. See you in my next vlog.